Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat. Unang-una po, gusto kong ipaalam sa inyo. Kahapon po, pinagdiwang po ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, St. John Maria Vianney, ang patron saint po ng lahat ng mga pare. Kaya po, ating mga obispo ay sinend nila ang linggong ito as Clergy Sunday upang alalahanin po, ipagdasal at pasalamatan ang lahat ng mga naging parish priest natin at lalo-lalo na po ang lahat ng mga pare na kaibigan natin at kakilala natin. So ito po ang araw nila, kahapon po, ang mga kanina pare nito sa Pampanga ay nag-ipon-ipon po sa parokya sa Lubao upang gunitarin po ang kapistahan ito. Parang feast day po namin ngayong Sunday. Ngayon, kapistahan po ni St. John Marigene, the patron saint of all parish priests. And then, ngayon po ito ay Clergy Sunday, ay masakit sa loob ko po, masakit sa loob ko dahil jumped up. Itinalaga rin po ng ating mga obispo na ang lahat ng kolekta ngayong linggo sa lahat ng parokya sa Pilipinas ay mapupunta po sa Commission on Clergy. So meron po isang mga obispo po may iba-ibang commission yan at isa po dito ay ang Commission on Clergy na siyang namasiwa for the renewal, updating, teaching sa lahat po ng mga pare. At isa po at sa mga proyekto nito ay ang Galilee Center kung saan po ako nag-aaral at nagtatrabaho. Ngayon, isa po pinuputuhan yung Commission of Clergy. So, lang po ng kolektar natin, lahat ng misa kayo nito ay yun po mga pupunta. At maraming maraming salamat. At nais ko rin po, bago tayo magpunta sa ating pag-inig, ay nais ko rin po magpasalamat sa inyong lahat sa panalangin po at suporta ang binibigay ninyo dito sa proyekto po natin dito sa pag-aaral niyo sa harap. Kahapon po ay last Sunday po ako ay nabilang dito sa ating collection support po ay nagulog po ng 30,000 and the other mass ay nagulog po ng 15,000 for this project. Tanong po ngayon po may nagtigtigong tao sa nandun at sa maraming salamat. Pagkatapos po ng misa nito, meron po tayong communion after communion, libre yung pakape, libre yung tinapay para magkwentuhan po at para pagmasdan po yung ginagawa po sa harapan po natin. So, thank you very much. And then po, bago tayo magpunta sa ating gospel mismo, gusto po makita po nalalasahan pa ninyo yung pagkain na pinag-usapan po namin this past Sunday. So, alam pa po ninyo ang homily last Sunday. Tingin po ito saan? Sa? Ano? Himala o milagro? Uy, iba. Alam mo ninyo, may isang pari kami nagturo sa amin. Okay, high school kami. Sabi niya sa amin, hindi totoo na kapag tumatanda tayo, humihina na yung memory natin. Humihina, dahil yun ang sinasabi sa ating pagmatandaan na ihina na yung memory, hindi na po totoo yun. So, basta ginagamit nyo, basta nahahasa ay matanda kayo, nandyan pa rin po yung memory. And one way of inahasa yun is memorizing things kahit ngayon po hindi na kayo nag-aaral. Memorizing things you hear, lalo yung importante, para po kayo pahod yung pati mahasa yun at kahit tumanda kayo, hindi maging mapuro. Okay. So, review. Yung ibang pari mo sa ibang parokya, ginagawa ito every Sunday sa mga parokya ano nila. Ako'y nagbibigay lang mo ng every Sunday ng assignment, hindi mo man siya kung ginagawa niya yung assignment. So anyway, so review po natin. So ano ang sabi natin? Papaano mo na malalaman na totoo at tunay ang isang himala? 1, 2, 3. Number 1. Wala kayong alam at nakatanggap milagro. Una-una, ang milagro ay hindi lang yung ano ang ginagawa ng Diyos para sa tao, kundi ano ang
ginagawa ng Diyos ay ginagawa ng tao para sa Diyos. Ikalawa, ano tuloy na pinagawa? Walang nagsisimula sa wala. Ang tunay na milagro nagsisimula sa konting iniaalay mo sa Diyos at mula sa konting yun, doon magsisimula ng himala ang Panginoong Diyos. And then it happened, no? Ang himala, ang tunay na himala ay may Christ, hindi ka dyan. Ano? Ito, may? Hindi ka nagsimula sa ano eh. Ewan ako, may tuloy. And ang tunay na himala ay may? Ripple effect. Mas maraming naapektuhan at nagbe-benefit sa milagrong gawain ng Diyos. Ay, naku, nasanay lang yun. Oh, kahit ako may kundi ko, at least hindi na agad. Okay. Sige. Let's go back to the Sunday before that. So, nakita ng Panginoon na pagod at sagad na sagad ang kanyang mga lagad. Ano ang in-offer ng Panginoon sa kanila? Eat. Number two, rest. And number three, pray. At ano sabi natin, simply shut up ng prayer. Number one, show up. Show up. Number two, shut up. Number three, cheer up. Okay, very good. So ngayon dito po, bibigyan ko kayo ulit ng 3 points. Tanong na mga lang, ang tema po ng mga readings po natin ngayon ay hingin sa tinapay. Pero iwan mo muna natin ang tinapay. Maraming linggo po ito from the Gospel of John. Puro tinapay ang pinag-uusapan. Hindi po tayo magsasawa dyan. Next Sunday, tinapay na naman. So we beat up this. There is one night in the Gospel that's trapping. Tinanong ng mga tao, nung inahapon nila si Jesus, ano ang dapat namin gawin? So they said to him, what must we do to accomplish the work of God? At marami po sa atin nandito, nagtatanong din, ano ang pwede natin gawin bilang Kristiyano? Ano ang dapat natin gawin para malaman ang salita ng Diyos, para maunawaan itong isang buhay sa konkretong buhay natin? What must we do? Minsan po, pinag-aaral din ako ng mga obispo po natin sa California naman for 6 months sa certificate course na po. At nung nandun po ako, may nakaklase po akong isang pare na taga-US. At nagtaka po ako sa kaklase po ito. So ang kurso po namin ay sa California, na yun ay West Coast po niya. West Coast po. Itong kaklase po ito ay galing sa East Coast. Bandang New York po, malawak po kasi ang states eh. Yung buong Pilipinas po, Asia sa California. Anyway, nagtataka po ako sa kanya, buti ako nakapunta ka ng California na noong beses. Siya po, taga-state siya, hindi pa niya nakikita ang California. Kasi nasa East Coast siya. So, ginawa po niya para mas marami siyang kapasyalan sa states, nag-drive siya ng isang linggo from the East Coast papunta sa California. At nung nandun po siya, sa kwentuhan namin, tinanong po siya sa iyo, ano yung prinsipyo mo sa buhay? Nag-drive ka ng isang linggo, nag-pray sa parokya mo, pag-araw ng 6 months, ano ba yun? Ginagawa mo, ano yung prinsipyo mo sa buhay? And it really struck me when he told me. Ako, sabi niya sa akin, simple lang. Siyempre po, hindi naman Tagalog, pero parang madali niya kwento. English mo lang. Sabi niya, simple lang po yung prinsipyo mo. Sabi niya, go big, go broke, go home. Go big, malaki. Pagkatapos nun, go broke. O wala, focus kasi you went big. And then after that, go home. Anong ibig mo sabihin? Sa ganyan ko lang ako, ibigay sa inyo. Minsan, break po namin. Baksyo namin dito sa course. At dahil first time niya sa California, narinig niya ang pinakasita at pinakamahal at pinakanumber one golf course sa buong Estados Unidos, tinatawag kong Pebble Beach Golf Club. Doon po nag-golf ang lahat ng mga artista, lahat ng politiko, at lahat ng mga billionaire sa states, sa mga rest houses over the Americas. So, nagpunta po siya doon para makita niya ang mga nasa. So, he went big at the
Matarungas Arnold Schwarzenegger. And he really went big. Matalagang gumastos. After that, he went broke. So go big, go broke. And after that, he went home sa seminary kung saan kami kaangat na walang pera. Yun na kami yan. Go big, go broke. And then go home. And mabigong ulit. Dahil po, minsan may kaibigan po akong mag-asawa. Tagal na po nila mag-asawa, hindi nagkakaroon ng anak. Kaya gusto-gusto nilang magkaroon ng anak. Eh ilang taon na po, 8 years, 10 years na, wala pa rin anak at tumatanda pa sila. So what did they do? They went big. Nagpunta po sa Singapore, nagpakingin, nagpa-check up, naglahat-lahat. Hanggat hindi umuwi, hanggat hindi nabubuntis ang babae. And they spent more than 1 million pesos. So they went big. Lahat ng savings nila, kinuha nila, lahat ng nakatago nilang pera, talagang pinagsama nila. They went big and spent para mabuntis na. And then after that, dahil pinugusto yung pera nila, they went broke. Pero after that, nag-big yung chan ng babae, and they went home. Go big, go break, go home. At ngayon po, 7-year-old na yung inaanak ko. Yun yung nabay. At kung titignan po natin ang gospel natin, parang gano'n ang karanasan ng Panginoon. He went big. He fed more than 5,000 people with just 5 bread. He went big. After that, broke. Umalis sila. Wala na. Narabao, naubos na. At ito pa yung nakakasakit na broke. Hinahanap siya ng mga tao. Hindi dahil nakita yung nilalang ni Raul, kundi dahil nabusog sila. So hinahanap siya, gusto mong makapagin ulit ng libre para kalihan free lunch. So he went broke. And then, the Lord told them, no, you're looking for me not because you believe in me, but because your stomachs were filled. Go home and find the meaning of the miracle. Pinuwi ng mga tao, at siya rin, he went home to the Father. At kung titignan mo natin ang karanasan ng Diyos, ganun din. He went big when He gave us His Son. No, He went big. Talagang binigay niya sa atin, tayo sa isang anak niya, upang makilala tayo, upang maging malapit tayo sa Kanya, upang makilala natin siya sa pamamagitan ng Diyos na naging tao, upang tulungan tayo para magmahal, para magpatawad. He really went big by sending His Son, sending His Holy Spirit. And then after that, He went broke. Dahil pinapunlaro natin sa krus ang kanyang panahon. But after that, Jesus went home. And He is now inviting us to go home to Him para maranasan at matuto dito sa go free, go be, forgive, love, go broke, you'll get hurt, and then go home to the love of the Father. Kuminsan po, ganyan lang ang takbo ng buhay. Naalala po, nung dumating ako dito, bago ako sa senior, I also went big, go big. 25th anniversary ko po, karanan ko dito sa senior, dahil kung ano-ano yung pinagawa natin, yung CR, yung opisina, yung kwarto, yung altar, ngayon, yung prayer room, we went big. And after that, go broke. Lala. Pero pag hindi